Mga pagkakataon pong ako ay nagpipreach at pakiramdam nyo para sa inyo, wag ko kayong mahiya na magsabi ng amen. Testing. Amen. Amen. Okay. Mas malakas, mas malaki ang mansion sa langit. Okay? Are you ready to receive the word? Dad, kung masusustain nyo yan hanggang mamaya, hindi kayo makakatulog for sure. Okay? Ephesians 2, verse 10. Ephesians 2, verse 10. For we are God's masterpiece. Sabi mo sa katabi mo, masterpiece ka ni Lord. Okay? For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. So He can do the good things God has planned for us long ago. Alam niyo, ang Diyos natin may plano na sa atin a long time ago. Wala ka mang plano para sa buhay mo, ang Diyos ay may plano para sa iyo. Amen? Napagplanuhan ka na ng Panginoon bago ka pa makapagplano sa iyong sarili. Ulitin natin, for we are, because tayo pong lahat ay God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus. Para saan daw po? So that we can do the good things He planned for us long ago. I would like to talk to you about on this subject, the Creator's signature. The Creator's signature. Amen. Ang ganda po nung binasa natin kanina kasi napaalalahanan po tayong lahat na ang Diyos ay may plano sa ating buhay. Hindi ko na okay pagtataasin ng kamay at di ko na papasabi sa katabi ninyo kasi alam ko naman na lahat po kayo ay grateful na ang Diyos ay may plano sa ating buhay. Ang kagandahan, ang plano ng Panginoon sa atin ay eternal, panghabang buhay. Ibig sabihin, anumang plano ng Diyos sa iyo, hindi yan napipigilan ng iyong pagkakamali, iyong kahinaan, iyong edukasyon, o iyong experience. God's will for you is eternal and very straightforward. Napaka-direct to the point ng misyon ng ating Panginoon na tayo po ay tubusin sa ating mga pagkakasala. Good news to. Kasi ibig sabihin, kung ang Diyos may plano sa aking buhay, ibig sabihin, hindi pala meaningless at walang saysay ang aking buhay. Kung ang Diyos may plano sa buhay ko, ibig sabihin, yung nangyayari sa buhay ko, hindi random. May nagpa-plano para sa akin. Sabi nga nila, if you don't have a plan, you plan to fail. Pero ang Diyos natin ay may plano na tayo po ay tubusin sa ating mga pagkakasala. At ang plano ng Diyos na yan, amen, is straight to the point and eternal. Ibig sabihin, hindi random ang mga pangyayari sa atin. Hindi random na ikaw ay nandito ngayon. Merong plano ang Panginoon kung bakit naimbitahan ka ng isang tao para ikaw ay makasama sa lugar na ito sapagkat ang gusto ng Panginoon ay magkaroon ng maayos na direksyon ng iyong buhay. Do you agree, mga kapatid? Nakakalungkot lang na sa panahon natin ngayon, napakarami po at napakataas ng suicide rate. People are ending their life because of the hopelessness and because of the feeling of purposelessness. Yung kawalan ng direksyon, yung kawalan ng pag-asa natin sa buhay, ang naghahatid sa atin para tayo makapag-desisyon, ayoko na, susuko na ako. Kasi ang mga tao na nakakapag-desisyon ng ganito, hindi natin ina-advocate, ano? Pero yung mga tao nagdi-desisyon nito is pakiramdam nila wala nang magandang future sa hinaharap. Parang hindi na mababago ang direksyon ng aking buhay. May plano ako para sa present, pero wala na akong nakikitang magandang future. Kaya, ang mas maganda pa lang, tapusin ko na lang yung aking buhay. Hindi natin na-realize na ang plano ng Panginoon sa atin is much wiser than our plan. That the plans of God in our lives is higher than our plans because the way God thinks is different from the way we think. And your perception about your God will greatly affect the decisions that you will make in this earth. Kapag ikaw ay naniniwala na ang Diyos mahal ka, magbabago ang desisyon mo sa iyong buhay. Pag binasa po ninyo, mga kapatid, ang Biblia, no? Ang Bible po, mga kapatid, tulad nga ng tinuturo ko sa Preachers Academy, ang Biblia po is composed of 66 books written by 40 different human authors and was written in the span of 1,500 years. Just think about it. 66 books. 40 different human authors. Meron dyang politician, may businessman, may doktor. Iba-iba ang kanilang profession, and yet pag pinasa mo ang scripture, sinulat sa iba't ibang era at generation, pero parang may kakaibang unity. Bakit may pagkakaisa? Sapagkat oo, sinulat ng 40 different human authors, pero ang totoo, isa lang talaga ang tunay na nagsulat nito. Divine. Sino? Ang ating Panginoon mismo.
Amen? Kinasihan ng Diyos ang lahat ng human authors na ito para isulat sa pamamagitan ng banal na Espiritu ang nais niyang sabihin sa atin. So kung aking isa-summarize itong librong ito, ang Bibliyang ito, ang summarization nito ay mapupuntahan lang natin sa John 3:16. Na ang sabi ng John 3:16, because God loves the world, He gave His only begotten Son so that whoever will believe in Him will not be perished but have everlasting life. Sabi niyo nga po sa katabi ninyo, God loves you. Amen. Sino sa inyo ang grateful sa goodness ng ating Panginoon? Ang gaganda ng mga inawit natin kaninang kanta, that the goodness of God, amen, is lagi tayong chinichase. May part ng kinanta natin kanina, that through tears and joy, I will continue to trust in you. Bakit natin nasasabi ang mga katagang ito? Kasi naniniwala tayo sa kabutihan ng ating Panginoon. And the goodness of God will always surpass our human understanding. Hindi natin makukomprehend yung kabutihan ng ating Panginoon sa ating buhay. Alam mo nyo, kung magkukwento lang ako ng kabutihan ng Panginoon, aabutin tayo ng 5 hours. Okay lang ba sa inyo? O ayaw nyo, di ba? Si kuya, okay lang. O tayo na lang mamaya, kuya. Magpaiwan ka, ha? Meron tayong solo mamaya. Eh bakit? Sapagkat pag inugat mo yung kabutihan ng Panginoon, hindi talaga tayo matatapos. Ito maganda. Ang goodness ng Lord, hindi lang mararanasan ng generation natin, kundi mararanasan pa ng future generations, kung meron pa. Pero ang pinakamaganda sa lahat, even those who are behind us, lahat po sila ay nakaranas din ng goodness ng Panginoon. In fact, if you will just trace the goodness of God, you can track it down all the way from the very beginning. From the very beginning of the creation of the world. Kapag tinignan po ninyo ang nature na meron tayo, sino sa inyo ang kapag namamasyal kayo sa isang lugar, let's say dito sa Pilipinas o sa ibang bansa, napapanghanga talaga kayo ni Lord? Lagi nating kinikredit that somebody must be behind this kung bakit merong napakagandang artwork right before our very eyes. Pero what if I tell you, mga kapatid, na yung ganda ng universe, yung ganda ng mga tanawin na nakikita mo is actually an expression of God's love for us. Maniniwala ba tayo? Yes. Kasi hindi yan nilikha ng Panginoon dahil lang creative siya. Nilikha yan ng Panginoon kasi intentional siya. Gusto niyang iparana sa iyo na mahal ka niya. In fact, kapag binasa niyo ang story ng creation, if I'm not mistaken, about 1 to 2 chapters only in Genesis. Lahat na ng buong universe, 2 chapter. Mas mahaba pa yung buhay ni Joseph kesa sa actual creation. Pagdating sa Biblia. Pero dahil nga sa kaiksian minsan, parang hindi natin masyado na pagbibigyan ng pansin. At yun ang objective ng series natin because we are trying to look at the depth. Ano ba yung lalim at dahilan kung bakit talaga nilikha ng Panginoon ang creation na ito? So kung babalik tayo sa creation, syempre, punta tayo sa Genesis. Amen? Ang pinakamadaling hanaping book sa Bible, Genesis. Kasi yun yung pinakasimula. Amen? At ang pinakasimula ng Genesis is Genesis chapter 1, kung saan makikita natin kung paanong nilikha ng Diyos ang mundo. Kapag binasa niyo po ang Genesis 1, in-outline po ng Genesis 1 ang lahat ng ginawa ng Diyos. From the planets, to the universe, even to you, kung paano tayo nilikha ng ating Panginoon. At dito sa Genesis 1, nagkaroon tayo ng glimpse of His redemptive plan. Kung paanong nung una pa lang na nilikha ng Diyos ang mundong ating ginagalawan, kasama na sa intensyon ng Panginoon, in essence, tinago, kinunsil sa atin para ma-realize natin ngayon na yung kanyang plano pala na pagliligtas sa atin nung nilikha niya ang mundo, kasama na ito doon. That even before the foundations of the world, alam na ng Diyos na tayo'y magkakasala kung kaya't yung pagkamatay po ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo ay hindi plan B, kundi ito'y plan A all along. It's God's plan from the very beginning that He will send His Son, Jesus Christ, at the cross to die for you and me. Yan yung papatunayan ko sa inyo ngayong araw na ito. Are you ready, mga kapatid? Now, pag binasa natin ang Genesis chapter 1, ang sabi sa, I think, part ng verse 2, ang sabi doon, and the earth was without form and shape, and darkness filled the earth, and the Holy Spirit, the Spirit is hovering over the seas, and God said, let there be light, and there was light. Tapos ninyo yung statement, ang sabi doon, the earth was without form and without shape. Pakisabi nga po, without form, without shape. Kumbaga sa Hebrew word dyan, pag tinagalog natin, walang wala. Parang wallet mo, walang wala. Parang kayo, walang wala. Hallelujah. Amen. Ganun yun. Walang form, walang shape. Pero yung lalim ng Hebrew word, ang ibig sabihin nito is the earth is unordered,
uninhabited. It is a state of nothingness, kawalan ng purpose, kawalan ng layunin. Ibig sabihin, ang mundo before God spoke, walang patutunguhan. It was nothing. Walang wala. And then God said, let there be light. Tayo, di ba, pag walang wala, ang binabanggit mo, yung walang wala. Pero si Lord, nung nagsalita, hindi niya in-state yung obvious. Ang in-state niya, yung solusyon sa walang wala. Sabi niya, alam kong madilim, but let there be light. Tayo, kapag madilim ang buhay, naku, ang dilim-dilim ng buhay ko. We are saying what we see instead of saying what we want to see. Tingnan niyo ang Diyos, ang binanggit niya, hindi yung kawalan ng tao, yung kawalan ng liwanag, kundi nakita ng Diyos, walang liwanag, okay, let there be. At pagkatapos sinabi ng Lord yung let there be, and there was a light. Hallelujah, purihin natin ang Panginoon. Grabe, masyado na yata familiar yung verse, hindi na natin naisip kung gaano kabuti ang ating Panginoon. And when God spoke, everybody say speaking. Napakahalaga po ng pagsasalita natin. Kasi yung pagsasalita natin is authenticating our faith. Kung nananampalataya ka, sinasabi ng bibig mo. Amen? At nung ang ating Panginoon ay nagsalita, the universe came into existence with all its glory, with all its diversity, with all its complexity, the universe came into existence. Yung walang-wala, nagkaroon ng meron, meron, meron. Hallelujah. Bakit? Nandun na eh. Na yung personal, all-knowing, and powerful God created something out of nothing. Lahat ng bagay na nakikita ninyo, create ng Panginoon. Ang tanging bagay lang na hindi create ng Diyos, yung sarili niya. Kasi wala siyang simula, wala siyang hangganan. He is before all things. And the more you study the universe, kaya po ito yung background natin for today, hulaan nyo na lang kung nasaan tayo dyan. And when you study the intricacies of the universe, the more you will appreciate the beauty and the mind behind it. At least 2 trillion stars. 100 billion galaxies. Just imagine that. We just sing it right now. And when you study the intricacies, the details of it, mas lalo mo na-appreciate yung beauty. Yung sky, pag tinignan, sino sa inyo nakakapansin? Pag tumingin kayo sa langit, parang painting. Ako, may mga napupuntaan ako, pag tinignan ko, sabi ko, parang painting. Para hindi totoo, because it's so beautiful. When you look at the heavens, the vastness of it, kapag minsan nakatingin ka lang dun sa iyong, sa kalsada natin, o yung skinita natin, parang hindi ka makakita masyado ng langit. Pero lumabas ka, punta ka sa bundok, magkaroon ka ng 360 view, makikita mo yung vastness of the heavens, the stunning diversity. Iba-iba ang kanilang itsura. Pansinin nyo yung sunset, iba-iba kulay ng sunset. Diba? Sasabihin ng mga taga-Sambales, dito ang may pinakamagandang sunset. Sasabihin ng Boracay, dito ang may pinakamagandang sunset. Because there is a diversity. Sa dami at ganda ng creation ng Panginoon. Ano ang sabi ng Psalms 19 verse 1 to 4? The heavens proclaim the glory of God. The skies display His craftsmanship. Day after day, they continue to speak. Night after night, they make Him known. Tingnan nyo, kahit yung mga stars, yun ang nagpapakilala mismo sa ating Panginoon. Kaya kung tinatamad tayong ishare ang gospel, yung stars mismo ang nagsishare ng gospel in essence, that there is a God out there that loves us so much. Amen? Day after day, they continue to speak. Night after night, they make Him known. They speak without a sound. They speak without a word. Their voice is never heard. And yet their message has gone throughout the earth. And their words to all the world. God has made a home in the heavens for the sun. The preciseness of the universe. The precise detail, the order, the symmetry. Amen. That God created the heavens and the earth. I know may mga theory ngayon na hindi creation, pwedeng evolution, pwedeng Big Bang theory. Pero think about it. Even yung Big Bang is a theory. May mga theory, yes, pero meron din tayong theology. Theology. Biblia ang pinangahawakan. Na ang theory, nakabase yan sa kayang i-comprehend ng ating isip. Kaya nga theory eh. Base yan sa kakayanan nating isipin. Pero ang theology, it goes beyond what we can think. It goes beyond what we can imagine. Because there is something in the creation of the world that will speak the beauty of our God. Isaiah 40 verse 26. Look up into the heavens. Who created all the stars?
Minsan man naranasan nyo na bang tumingin sa kalangitan? Alam nyo, nakikita natin, ang liliit lang yan. Pero mas malaki pa po yan sa planeta natin. So, who created all of these stars? Sino lumikha niyan? He brings them out like an army, one after another, calling each by its name. Hallelujah. Because of his great power and incomparable strength, not single one is missing. You are not just a face in the crowd. Kung ang stars nga kabisado ng Panginoon, ikaw pa kaya? Alam ng Panginoon ang iyong pangalan. Amen. You are not just a face in the crowd. Yung nga lang, minsan sa sobrang ganda ng universe, sa sobrang ganda ng alapaap, sa sobrang ganda ng mga stars, may mga taong sumamba na doon. Sinamba nila ang bituin, sinamba nila ang buwan, pinangako pa sa manliligaw nila. Susungkitin ko ang mga bituin para sa iyo. Pati yung araw ibibigay ko sa iyo. Naku, huwag mo ibigay sa akin yung araw, masusunog tayo pareho. Amen? Sinasamba na nila at may mga tao, hindi kayo ito siguro, taga-ibang church siguro to, na binibase nila ang kanilang destiny sa forma ng bituin, sa kanilang constellations that they form. Tatandaan nyo ito mga kapatid, ang destiny mo ay hindi nakasulat sa mga stars o sa constellation na nabubuo nito. Ano kaya kapalaran ko ngayon? Sagittarius ako eh, wait ah. Amen? Your destiny is not written in the stars. The destiny of human race was written in the book of life, in the book of the Bible. Ang birth, wag mong hahayaan na yung birth month mo ang magdetermine ng personality at character mo. Di ba? Kailan ka pinanganak, February? Kulang-kulang ka, no? Pero hinusgahan ka nila dahil sa birth month mo. By the way, for the record, February din ako, so kulang-kulang din ako. Hallelujah. Amen? Hindi ka nila kilala. Di ba? Pero meron silang preconceived. Sabihin na natin may judgment na kagal sila based on your birth month. And even the science na mismo, ha, pinabulaanan na yung katotohanan, yung theory na yan. Tayo na lang talaga naniniwala. In fact, let me just say this to you. Naniniwala ako that science cannot deny the existence of our God. Ang theology at ang science, they can go hand in hand. Naniniwala ako dyan. Hindi yan magkahiwalay. Naniniwala ako na nung nilikha ng Diyos ang ating universe, pinag-aaralan pa lang natin, alam na ng Diyos ang kakahinatnan. Tignan nyo ang mga stars, kung gano'n sila kalayo sa isa't isa. Parang yung distansya nila ay talagang inintensyon na gawin ng ating Panginoon. Tignan nyo yung earth na ating kinakatirahan ngayon. Amen? Sa laki ng universe, sa dami ng stars, sa laki ng known universe pa lang, ha? Wala pa tayo dun sa unknown. Hindi pa tayo lumalabas sa unknown universe. At ang sabi ng mga scientists, ang universe natin nag-e-expand pa. Hindi na nga natin mapuntahan yung kabilang galaxy. Labas nga lang ng Milky Way natin, hindi na natin mapuntahan. And there are 100 billion galaxies pa. Kasi kung babalakin mo man pumunta, kahit mamatay ka, hindi ka makakaabot eh. Eh yung Mars nga, 7 months, if I'm not mistaken, kung pupunta ka eh. Oh, alam ko yung kapitbahay nyo, mabilis Mars pa utang, di ba? Mabilis pa sa alas 4 yan, di ba? But look at the Earth that we are living in. The amount of gravity. Amen? Kasi yung gravity na yan, it keeps the our planet in its orbit. So napakalaga ng gravity. At sabi ng mga scientists, kung masosobrahan lang ng konti ang gravity, mapipipi tayo. Kung luluwag naman ng konti ang gravity, ay magkakawatak-watak tayong lahat. Ibig sabihin, may nag-isip ng exact amount of gravity dito sa Earth na ating kakatirahan. Tingnan nyo ang distansya ng Earth sa Sun kumpara sa distansya nito sa Mercury, sa Venus, or sa Pluto. Para bagang sinadya ng Panginoon na dito tayo ilagay. Na nung sinabi ng Lord, and God created the heavens and the earth. Okay, ilagay natin siya sa eksaktong lugar na hindi siya masusunog. Mangingitim, pero hindi masusunog. Hallelujah. Alam niyo, ang sabi ng mga scientists, meron pala silang tinatawag na Goldilocks zone. Pag sinabing Goldilocks zone, ito yung zone ng ating universe kung saan it's not too hot, it's not too cold. Dito lang pwedeng mag-exist ang isang buhay. Dito sa Goldilocks zone na ito. At alam niyo ba, ang Earth natin ay nasa Goldilocks zone. Ang Earth natin na umiikot sa orbit natin, one revolution sa loob ng sun. Na sabi ng mga scientists, yung Earth natin ay hindi straight na bilog, nakatilt ng konti. 23.5 degrees
Alam niyo po kung bakit, mga kapatid? I wrote it down. Na kaya sinulat ito because yung tilting nito ang nag-govern ng warming strength ng araw. Ibig sabihin, kung hindi siya nakatilt, pwede tayo masunog. Pwedeng hindi maging even yung distribution ng sun. Sino nag-isip niyan? There must be somebody behind this creation kung bakit ito nangyari. Tingnan nyo ang ecosystem natin. Yung ecosystem, yung food chain, yung food web, tanggalin mo lang yung isang part nito. Kahit gano'ng kaliit sa iyong pananaw, can make a huge disaster sa ating society. I've been watching a few months ago about the documentary patungkol sa bubuyog. Napakatindi pala ng parte ng bubuyog sa ating ecosystem. Pag tinanggal mo ang bubuyog, pwede magkaroon ng sunod-sunod na natural disaster. Buti na lang dito sa Pilipinas, meron tayong isang malaking bubuyog na nagbibigay ng saya, bidang-bida ang saya, sa Jollibee. Bida ang saya. Hallelujah. Amen. Grabe yung vastness of the universe. Ang tindi, ang laki nitong galaxy nito. Pero ito ang mind-blowing sa akin eh. 100 billion galaxies, at least 2 trillion planets in our known universe, and yet yung lumikha nito, iniimbitahan kang makipagrelasyon sa kanya. Think about that. Just think about it. Now, would you feel privileged kapag ka sinabi ng ni I have to take care of this, okay? Pag sinabi ni Jungkook, okay, magtatanghalian siya sa bahay ninyo. Would you feel privileged? Sabi mo, grabe, popstar to, pinagkakaguluhan, tapos magdi-dinner o maglalunch sa bahay namin. You will feel privileged. Pero what would you feel kung yung creator of the universe would say, gusto kong pumasok sa iyong puso, gusto kong pumasok sa tahanan ng iyong buhay? Amen. Gusto ko makipag-date sa'yo every Sunday. Busy po ako eh. Busy po eh. Joke. May swimming po kami. Hallelujah. Amen. Sabi mo sa katabi mo, grabe ang Diyos. Amen. So ang tanong, what are the proof, Pastor? Na totoo yung sinasabi mo na talagang si Lord. Kasi syempre, marami magsasabi na, Biblia nyo yan eh. Bible nyo yan. Meron bang katunayan na talagang yung Diyos talaga ang siyang naglikha niyan at hindi yan resulta ng pagbabanggaan ng mga planeta, yung mga ganyan, at hindi yan resulta ng malaking massive explosion in the past kung bakit tayo nagkaroon ng mga ganito? Ano mga kapatid, I will prove to you in the few minutes that I'll have left na every single creation ng Panginoon will deal with two, the big and the small, that even in the creation of the world, naglagay ang Diyos ng signature para patunayan siya ang may likha nito. Alam niyo, ang signature, napaka makapangyarihan niyan. Correct? In fact, meron tayo dito ang tinatawag na power of attorney. Kapag hindi mo kaya mag-appear, gagawa ka ng letter, pipirmahan mo, at yung tao na yon na magdadala ng papel na yan, hindi ka mag-a-appear, titignan lang yung pirma mo. At kung anuman, ibig sabihin, pag ikaw ay pumirma doon, merong kakayanan yung representative mo na mag-decision on your behalf. Ganun ka-powerful ang signature. Amen? So are you willing to go through a journey with me throughout this series na maghahanap tayo ng mga ginto, katunayan ng signature ng Panginoon sa kanyang mga creation? Bakit? Kasi kung sino yung may signature, siya ang owner, siya ang gumawa, siya ang dapat sambahin. Halimbawa, may painting ka, nilagay mo yung signature. Sino ba napaparangalan? Yung brush o yung painter? Hindi yung brush na nagsulat, kundi yung painter na nagdrawing nito. So kaya natin ito pinag-aaralan because I want you to realize na every time nalalabas kayo, every time mamamasyal kayo, every time you see a mountain, every time you see an impressive creation, wag natin kakalimutang ibalik ang pasasalamat sa Panginoon na nag-create nito at meron itong kinalaman sa ating salvation. First of all, I want to show you how small we are. Tignan nga po natin yung mapa ng Pilipinas dito sa globe natin. Papakitaan ko kayo ng globe. Okay? Ito po ang pwesto ng Pilipinas sa ating mundo. Okay? Imagine ninyo, dito sa Pilipinas na ito, 100 million plus ang mga taong nakatira dito. Nandito yung Caloocan, Araneta Square. Dun banda. Nandyan banda yung Araneta Square. Asan yung probinsya mo? Kung taga-Palawan ka, nandito. Cagayan de Oro is right here. Dumaguete is about right here. And Bacolod rather, and Dumaguete is about right here. Panay Island. 100 million people here. At least dito sa church natin, hundreds of people. Ito, 100 million people. Just imagine that. The number of people that is living in the Philippines. Wider tayo ng konti. Earth and then the solar system.
Amen? Ito ang ating solar system. Nasaan ang Earth? Andito ang Earth. Nasaan tayo dyan? Doon tayo. Yung Kalookan nun, andun. Ay, nasa likod pala. Nasa likod. Amen? We are somewhere here. At hindi tayo ang pinakamalaking planeta sa solar system. Parang outdated na ito. May Pluto pa yata ito. Okay? Okay? Ito, hindi tayo ang pinakamalaki. Jupiter ang pinakamalaki in our solar system. And think about it. Andun tayo, pero ito yung ating solar system. Wala pa tayo sa galaxy, ha? Solar system pa lang. Pag zoom out natin papunta sa ating galaxy, sabi ko sa inyo, 100 billion galaxies in the known universe. Look at this. Next slide. Ito yung ating galaxy. The Milky Way galaxy. Imagine ninyo kung ilang milyong solar system ang meron sa loob niyan pa lang. Kaya kung may plano kang magyabang, magdalawang isip ka eh. Alam mo, minsan ang yabang at taas ng tingin natin sa sarili natin, pero alam mo kung nasaan ka sa Milky Way, andito ka lang, oh, somewhere here. Yung solar system lang natin yun, ha, we are somewhere here. Ang liit compared to the Milky Way. Pag zoom out pa natin yan, I don't know if we have a picture, pag zoom out pa natin yan, mapupunta tayo dito sa ating universe. Think about it. At ang universe is composed of so many 100 billion galaxy. I want to show you a video just for me to show you how small we are. This is a video. Tingnan nyo. Ito yung Earth. Earth. Tingnan nyo kung gaano tayo kalaki. Uranus, Saturn, Jupiter. Hindi ko na mabigkas. Sun. Sirius. Vega. Look at this. How small we are. Okay? Where are we now? Asan ang yabang natin? Pakilabas, please. Look at how small it. Nebula pa lang yan. Wala pa tayo sa galaxy. Look at this. How small. This is our Milky Way. And yung Milky Way natin, tuldok lang. Watch this. My goodness. And the one who created it is the one that you are singing about kanina. Hallelujah. Palapakan natin ang ating Panginoon. Pero here's the thing. Yung Diyos na lumikha ng langit at lupa at ng universe, ang laki-laki ng universe. Pero tignan nyo, ang laki ng universe, pero concerned siya sa'yo. Kaya nga minsan sinasabi natin, Lord, masyado ka ng maraming planetang pinapaandar. Ayoko na idagdag pa yung mga problema ko. Pero alam mo, sabi ng Lord, cast all your cares upon me. Watch this. For I care for you. May malasakit ang Diyos. Look at this verse, Matthew 6. Hindi ko ito nabanggit kanina, bonus para sa 3 p.m. Matthew chapter 6, verse 26, then 28 to 30. Look at the birds. They don't plant, they don't harvest, they don't store food in the barn. Napansin niyo ba yung mga ibon, tuka ng tuka, walang kinakain? Pansin niyo yung mga kalapate, tuka ng tuka yan sa simento, wala naman kinakain. Sabi ng Lord, look at the birds, they don't plant, they don't harvest. Hindi sila nagtatanim, hindi sila nag-aani, wala silang bank account, wala silang refrigerator, pero pinapakain sila ng Diyos. Ang sabi ni Jesus Christ, hindi ba mas valuable kayo kaysa sa mga ibon? Sabi mo sa katabi mo, mas mahalaga ka pa sa ibon. Next, ang sabi nun, and why worry about your clothing? Ba't ka nag-aalala sa susuotin mo? Look at the lilies of the field, how they grow. They don't work or make their clothing. And yet Solomon in all his glory was not dressed as beautifully as they are. Kahit gaano kaganda ang branded na damit na suot mo, it is nothing compared sa dinamit ng Panginoon sa mga flowers. Tignan nyo yung mga flowers, tignan natin yung mga halaman. Iba-iba kulay niyan. And minsan, yung perspective natin is judgment by our frame of reference. Kasi yun lang yung lagi mo nakikita, akala mo hanggang doon na lang. Pero when you started to read books, you go to other countries, you go to other places, you will start to realize yung diversity ng creation ng ating Panginoon. Hindi basta template ang pagkagawa sa iyo ng Panginoon. Hindi nag-create ang Diyos ng hulmahan lang, tapos nung nililikha ka niya, naku, marami-rami pa itong lilikay natin, 8 billion pa to, okay na siguro to, okay ito. Hindi. May malasakit ng Panginoon na ikaw ay nililikha. Last part. And if God cares so wonderfully for wildflowers that are here today and thrown into the fire tomorrow, He will certainly care for you. Why do you have so little faith? My gosh.
If God cares for all of these things, if God cares for our planet na hindi tayo bumabangga sa ibang mga planeta, what made us think na nakalimutan ng Panginoon yung mga cares natin in life? He knows what you need. He knows what you need. Alam na ng Diyos kung sino ka. Alam niya ang iyong pangalan at alam niya ang iyong mga pangangailangan. Amen? That even in the creation, Jesus is there. Palapakan natin ang ating Panginoon. So, asan ang pirma, Pastor? Alam ko, sisingilin niyo ako eh. Punta tayo sa Genesis chapter 1, verse 1. The beginning of everything. Punta tayo sa first book of the Bible, first chapter of the Bible, and first verse of the chapter where it all began. Ang sabi ng Genesis chapter 1, verse 1, in the beginning, napanan niyo yun? In the beginning, Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Listen to me. For the next few minutes, I'm gonna prove to you that in this statement, makikita natin yung redemptive plan ng ating Panginoon. Nakasama ka sa plano ng Panginoon noong nilikha niya ang langit at ang lupa. Amen? Ang Genesis is a prologue. Ito ang panimula ng Biblia. Ito ang pinakaunang libro. Amen? Sa libro ng Biblia. And one time, when Jesus was talking to the Pharisees, he said at this phrase, before Abraham was, I am. In essence, sinasabi ng ating Panginoong Jesus, hindi ako basta lumitaw na lang dito sa mundo at generation ninyo. Bago pa si Abraham, nandun na ako. So ibig sabihin, may clue na kagad tayo doon. Na si Jesus ay hindi lang basta plinano nung tayo nagkasala. Kundi bago pa man likain ang mundo, ikaw ay nasa isip at nasa plano na ng ating Panginoon. So ibig sabihin, in this Genesis 1:1, sa simula nito, makikita na kagad natin ang Diyos, mahal na mahal tayo. Makikita ba natin ang mga signature ng ating Panginoon? Yes. Isa sa mga pangalan ng ating Panginoon is yung sinabi niyang, I am the beginning and the end. O sa Greek, I am the Alpha and the Omega. Everybody say Alpha, Omega. O hindi yung fraternity, ano? Okay? It is a Greek word for Alpha and Omega. Tignan natin ang pinakadula. Let's start. Pumunta tayo sa pinakaunang chapter ng Bible. Punta tayo sa pinakahuling chapter ng Bible. Para mapakita ko sa inyo unti-unti. Revelations 22. Last chapter of the book. Of the Bible. Revelation 22 verse 13. Jesus said, I am the Alpha and the Omega. Listen, lahat ng salitang ito galing mismo sa bibig ng ating Panginoong Jesus. At siya mismo nagsabi, I am the Alpha, I am the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Ibig sabihin, isa sa mga signature ng Panginoon, I am the first, I am the last, I am the Alpha, I am the Omega. So kung si Jesus ang simula at ang dulo, bakit ka nag-aalala kung anong mangyayari sa gitna? Bakit ka mag-aalala kung anong kakahinatnan ng iyong gitna kung si Jesus naman at ang Diyos naman ang may final say sa atin? Hindi career natin ang may final say, hindi doktor, we respect them, ang may final say sa ating health, kundi ang Diyos kasi siya ang lumikha sa atin. Dahil siya ang simula at siya ang wakas. Hindi doktor, hindi boss mo, hindi kaibigan mo ang may final say sa destiny ng iyong buhay. Correct, mga kapatid? Amen? Sinabi nga ng ating Panginoon, di ba? I am the same yesterday, today, and forever. Talagang kitang-kita mo. Ang Diyos, hindi siya bound ng time and space. Walang lumika sa Kanya, so siya ang first. At walang makakapagpahinto sa Kanya, kaya siya ang last. He is the beginning, and He is the end. Sa Isaiah chapter 44 verse 6, this is what the Lord says, Israel's King and Redeemer, the Lord Almighty, I am the first and I am the last. Tignan nyo, sa dulong-dulo ng Bible, may signature siya, I am the first and the last. Sa gitna, may signature siya, I am the first and I am the last. Let's go back to Revelations 22. Watch this, mga kapatid, kapit kayo, fasten your seatbelt. Ang sabi ng Revelations 22, Jesus said, kaya ko in-emphasize kanina na si Jesus na nagsasalita because I want to show you something. Sabi mismo ni Jesus, I am the Alpha, I am the Omega. Everybody say Alpha and the Omega. Now, for clarity and context, ang Alpha at ang Omega ay Griegong salita, Greek word. Jesus said, I am the Alpha and the Omega. Jesus said, si Jesus nagsalita, I am the Alpha
and the Omega. Greek word. Jesus said Greek word. Jesus said a Greek word. Interesting. Hindi naman Greek si Jesus eh. Right? He's a Hebrew. He's a Jew. So, yung Alpha and Omega is translated, pero hindi yun yung mismong lumabas sa bibig niya. Ang eksaktong lumabas sa bibig niya, supposedly, ay Hebrew word na katumbas ng Alpha at ang Omega. Ano ang Alpha and Omega? Yan yung letter A at letter Z. Centrum, from A to Zinc. Alright? So, yung letter A, Alpha. Yung letter Z natin, in essence, yung pinakahuling letra nila, Omega. So, dahil si Jesus ang nagsasalita na Hebrew, hindi niya sinabi yung Alpha and Omega. Ang sinabi niya yung Hebrew counterpart. Now, ang tanong, ano ang Hebrew counterpart ng Alpha and Omega? Yung first and last letter. Okay. Ang counterpart po ng Alpha and Omega is the Hebrew word, Hebrew letter na Aleph and Tav. Aleph and Tav. So, kung babasahin natin yung Revelations 22, gamit yung Hebrew word, ganito siya dapat. Okay? Revelations 22. I am the Aleph and Tav, the first and the last, the beginning and the end. Comprende? Amen? I am the first and I am the last, the beginning and the end. Why? Because it is the Aleph and Tav. Pakita nga natin yung Hebrew alphabet kasi parang, totoo ba yung sinasabi ni Pastor? Aleph, Tav? Okay, this is the Hebrew alphabet para lang klaro na hindi ako nag-iimbento, okay? This is the Hebrew alphabet. By the way, ang Hebrew alphabet binabasa, hindi left to right, kundi right to left. So, ang pinakaunang letter is Aleph. Okay? At ang pinakalast letter ay Tav. Ang sinasabi ni Jesus, I am the Aleph and I am the Tav. Klaro? The first and the last. Klaro mga kapatid? Okay. Hold that thought. Punta tayo uli sa Genesis chapter 1 verse 1. Ang sabi ng Genesis chapter 1 verse 1, oh, I'm so excited. Sabi ng Genesis chapter 1 verse 1, In the beginning, God created the heavens and the earth. Now, listen. No, ang sabi dito, in the beginning, God. Tingnan nyo ha, nasa first book, first chapter, first verse. First book, first chapter, first verse, first character of the Bible, God. Aren't you grateful, mga kapatid, na ang first character ng Bible ninyo, hindi si Moses, hindi si Abraham, si Lord mismo? In the beginning, God. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now, science muna tayo. Alam niyo, ang sabi ni Albert Einstein, ang fundamentals daw ng ating universe, ibig sabihin, ito yung hindi pwedeng mawala sa universe. Ito yung time, space, matter, and gravity. Time, space, and matter. Amen? Dinagdag nila later on yung gravity. So, sabi ni Albert Einstein sa kanyang theory of relativity, para mag-exist ang universe, kailangan may time, space, and matter. And up to now, hindi natin makomprehend. Kaya nga ngayon, umi-invent ng mga time machine because we cannot comprehend it. But what if I tell you na yung pinag-aaralan natin sinulat na nung Genesis 1:1 pa lang? Look at this. Let's show the verse again. Genesis 1:1. Time, space, matter. In the beginning, time. God created the heavens, space. And the earth, matter. See that? Hindi pa natin alam sinulat na sa atin thousands of years ago. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now look at the first character, God. Everybody say God. Ang Hebrew word dito sa God na ito, so in the beginning, God, ang Hebrew word dito is the Hebrew Elohim. Elohim, ang ibig sabihin ng Elohim is, number one, ito ay eternal. Everybody say eternal. Kung naghahanap kayo ng pruweba, may mga nagtatanong, saan galing ang Diyos? Wala pong pinanggalingan ng Diyos. Kasi ang Hebrew word ng God is eternal. Ibig sabihin ng eternal, mga kapatid, is self-existent. Nag-exist siya on his own. Nobody created God. Lahat ng bagay may simula, pero ang Diyos, walang simula. Pero bukod dun sa pagiging eternal, ang Elohim din ay deity in plural. Plural form. Watch this. In the beginning, God. Pero yung God sa Hebrew, plural. Parang may sinasabi sa atin na nung nilikha ang mundo, hindi lang God the Father ang naglikha. Nandun na yung God the Son, nandun na yung God the Holy Spirit, because this is our God, 3-in-1. Now, mahirap i-explain ngayon kung ano, Pastor, paano nangyari yung isang Diyos, tatlong persona?
Alam nyo, magpasalamat na lang tayo sa Diyos na may mga bagay sa mundong hindi natin maunawaan at maintindihan. Kasi kung lahat ng bagay sa mundo naiintindihan at nauunawaan mo, una sa lahat, magiging stress ka lang. Pangalawa, ikaw na yung Diyos. So kaya nga pumapasok ang faith. Okay, wala tayong time to study that. Pero yung Elohim dito is plural in form. Ibig sabihin, ang sinasabi, in the beginning, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit created the heavens and the earth. Next word, created. Everybody say created. So in the beginning, God created. Now, yung salitang create dito is from our word na bara. Pag yung lababo ninyo ayaw lumubog, may bara. B-A-R-A. Everybody say bara. Okay? Ito ang interesting. Yung God, plural form. Pero yung created, singular form. In the Hebrew. I-search ninyo kung nagdududa kayo. Search ninyo. I-google ninyo. Okay? Yung bara o yung Elohim, God, plural, pero yung created, singular. Tatlo, in essence, andun yung God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Pero yung creation, isa lang. Ibig sabihin, merong supernatural unity. Yung triune God, when He created the heavens and the earth. Hallelujah. It is a symbol of unity because God cannot bless division. Amen? So ang word dito is bara. Actually, may isa pang Hebrew word for create. And that is yung asa. Yung ikaw, crush na crush mo, umasa ka? Okay, yun yung asa. Pero iba yung bara sa asa. Yung bara, you can create something out of nothing. Yung asa, you can create something out of something. Klaro? So yung ginamit ba dito ay bara o asa? Ang ginamit dito is yung Hebrew word na bara. That God created something out of nothing. Ibig sabihin, kung tayo man ay gagawa, tulad natin, halimbawa sabihin ko, let there be electric fan. May magkakaroon ba electric fan? Wala, because I cannot create something out of nothing. Pero kung may plastic, may bakal, may dynamo, pwede ko makaka-create ng electric fan. Pero in essence, hindi ikaw nag-create. Ikaw nag-invent, hindi ikaw nag-create. You are just maker. Pati yung mga anak natin actually, is co-maker lang tayo dyan. Kasi si Lord pa rin ang nag-create, tayo lang ang kanyang co-maker. Hallelujah. Amen? Make sense mga kapatid? Agree? Kasi ibig sabihin, kung merong creation, ebidensya ng creator yan. So kung ano man ang nakikita natin sa mundo, ibig sabihin, ito'y ebidensya na meron talagang nag-create. Kaya at yung salitang created, applicable lang si Lord, kay Lord. Kasi siya lang ang kayang lumika ng bagay kahit walang pinanggalingan. Ano ang sabi ng Lord? Let there be light. Hindi nagreklamo ang universe. Yung sinabi ng Lord, let there be light. Ang sabi ng universe, wala po tayong battery, Lord. Wala tayong fuse. Wala tayong kuryente. Hindi sila wala silang magagawa kundi mag-submit sila dun sa sinabi ng ating Panginoon. Because only God can do something out of nothing. Kaya maalala nyo nung tinukso ng demonyo si Jesus Christ, na sabi ng demonyo sa kanya, lumuhod ka sa akin. Bakit luluhod ang creator sa creation? Hindi siya luluhod sa creation. Kasi siya ang may kakayanang lumikha ng langit at lupa. Amen? Knowing that. Let's go back to Genesis chapter 1, verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Familiar ba sa inyo yung salitang in the beginning? Yes. Kasi yung in the beginning, yung first three phrases na ito, nakita na rin natin sa ibang part ng Bible, sa New Testament. Saan? Sa John chapter 1, verse 1. Pakita natin yung John chapter 1, verse 1. In the beginning, watch this. In John 1, first chapter, first verse. In the beginning, the Word already existed. By the way, take note of this. Capital W. The Word was with God, and the Word was God. Now, hold on. Makinig kayo mabuti. Pakita natin side by side yung Genesis 1 at yung John chapter 1. And see if we can do something about it. Genesis 1. In the beginning, are you seeing this? In the beginning, God. In John chapter 1, in the beginning, the Word. Genesis 1:1, in the beginning, God. In John chapter 1, verse 1, John 1, in the beginning, the Word. And the Word became flesh and dwelt. Obviously, ang tinutukoy na word dito, sino? Si Jesus. So, let me throw an argument before you. Is it safe to say
Now when God said, in the beginning God, in the beginning Jesus. Kung naghanap kayo ng pruweba na si Jesus ay Diyos, there goes your proof. Amen? In the beginning, God. In the beginning, the Word, Jesus. Bakit mga kapatid? Jesus was there even before the creations of the world. Amen? Amen? Okay lang magturo ko ng konting Hebrew. Let's go. Na-touch kayo sa Genesis 1:1? Dinetalye natin sa English. Gusto niyo bang i-digest natin sa Hebrew? Punta tayo sa Genesis 1:1, but this time, Hebrew. Anga, sige, Hebrew. Kape. Okay, basahin natin ang Genesis 1:1 muna sa Hebrew. Ang sabi ng Genesis 1:1 in Hebrew, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Sabayan niyo po ako basahin. 1, 2, 3, go. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Kung titignan po niyo yan sa may translation ng English and Hebrew, English and Hebrew please, yung graph natin. Titignan ninyo, sa English, 10 words. 10 words. In the beginning, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. 10 words in English. But in Hebrew, 7. Ano yung 7 words? Bereshit, bara, Elohim, et, hashamayim, ve'et, haaretz. 7 words in Hebrew. This is not an accident. Because 7 is a number of God. 7 is a number of perfection. There you go again. Pinakita na naman ng Panginoon sa atin. Kasi yung titignan nyo, kung pag-aaralan nyo po ang number, every number in the scripture have significant meaning. Number 5, number of grace. Number 12, number of divine authority. Number 7 is a number of perfection. That is the number of God. It was mentioned 700 times. Hindi ba kayo nagtataka mga kapatid sa Bible? Sinaaman, lumubog sa Jordan River 7 times. Yung mga Israelites umikot sa Jericho Wall 7 times. There are a lot of 7. We have 7 feasts. Merong 7 stands ang menorah candlesticks. Merong 7 names, Hebrew names ang ating Panginoon. 7 is everything in the scripture. Sa Matthew, merong 7 parables. 7 stems. Everything is 7. Pero alam ko masyadong biblical, masyadong spiritual, punta tayo sa practical. Hindi ba kayo nagtataka na meron tayong 7 continents? Meron tayong 7 days. Meron tayong 7 oceans. Meron tayong 7 rainbow color, Roy G. Bib. 7. Pati yung tuldok ng ladybug, 7. Tignan nyo yung periodic table. Meron tayong 7 stage, 7 levels of periodic table. Meron tayong 7 days in 1 week. Meron tayong 7 musical notes. Do, re, mi, fa, sol, la, ti. 7 lang kasi do na rin yun eh. So do na rin siya. Kala nyo, maano nyo ako ha? Ha, kayo ha? Musician din ako. Alam ko yan. Okay, lumipat lang ng octave. But we have 7 musical notes. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. 7 musical notes. 7 continents, 7 seas, 7 days in creation kasama yung pagpapahinga ng ating Panginoon. Kahit si Snow White, may 7 dwarfs. Everything is 7. Look at this again, Genesis 1:1. Pakita niyo ulit. Pakita niyo ulit. I'm excited to this. How many words again? Yung Hebrew word, ilang words ulit sa Hebrew? 7. Pero may mapapansin ba kayo mga kapatid? May napapansin kayo sa Hebrew? Tignan niyo ha. May translation, walang translation. May translation. So, bakit wala itong translation? That's interesting. Alam niyo ba, even yung mga Bible scholars, kahit Hebrew scholars pa, hindi nila matranslate kasi walang ganyang salita. Walang ganyang salita. I-zoom in nga, zoom in nga natin yung dalawang letter na yan. Ito yung dalawang letter. 2 letters. In the Hebrew alphabet, na walang ganyang salita, walang ganyang meaning, kaya hindi nila matranslate. Ilang taon nilang paghihirapang i-translate, itatranslate natin ngayon in 2 minutes.
tandaan nyo tong dalawang letra na to. Naalala nyo pa kaya kung saan natin nakita yung dalawang letrang ito? Pakita natin yung alphabet ngayon kung nasaan tong dalawang letrang ito. Right to left. Hirap na hirap silang i-translate kasi walang ganyan salita. Pero yung itong dalawang F na ito is Aleph and Tav. Jesus said, I am the Aleph and Tav. The beginning and the end. The first and the last. Go back to the chart again. Pakita nyo yung chart ulit. Genesis 1, when you may translation, tignan nyo. I mean, hindi nila matranslate pero nandun yung signature ng Panginoon sa Genesis chapter 1, verse 1. He signed it already. He wants to prove to you. Hindi siya matranslate. Nag-i-struggle ang mga scholars kasi wala silang wisdom patungkol sa existence ng ating Panginoong Yesus. Sinasabi lang ng Panginoong Yesus, sa Revelation 22, nandun ako. Sa Isaiah 40, nandun ako. Sa Genesis 1:1, hindi nyo makikita sa English pero nasa Hebrew ako. Amen. Ano yon? Yung Aleph and Tav, the word F. He is there. Jesus is there. Even before the foundations of the world, He is there. Wow. He created the vastness of the universe. Hallelujah. Jesus was there when He created the universe. Yung laki ng universe. Pero what if I tell you, gano man kalaki yung universe na create ng Panginoon, the very same God na naglikha ng buong universe. Ulitin ko, yung Diyos na lumikha ng 100 billion galaxies is the same God na alam yung dami ng buhok mo. So big and so small. In fact, basahin nyo ang Luke chapter 12, verse 7. The very hairs on your head are all numbered. Hindi counted ha? Hindi counted. Numbered. Hindi lang basta bilang ng Lord ko ilan. Bawat isang buhok may bilang. Numbered. May numero. Alam ng Lord yung number 403 na lagas kanina nung naliligo ka. Because your hairs are numbered. O tignan nyo to. Ano ang sinasabi ng verse? Yung buhok ninyo bilang ng Diyos may numero. So don't be afraid. You are more valuable to God than the whole flock of sparrows. Kung ang universe, inaalagaan ng Panginoon yung pagpapaikot sa mga planeta para hindi sila magbanggaan, huwag din kayong matakot na nakatingin ako sa malalaking bagay at nakalimutan ko yung intricate details ng iyong katawan. Alam ko ang number ng iyong buhok. Mahal kita. I care for you. I love you. Just as you are. Nakita nyo na po ba sa microscope yung buhok ninyo sa biology class ninyo noon? Di ba yun yung itsura sa Head and Shoulders na commercial? Pag tinignan mo siya, ang laki-laki niya sa microscope. Kung gano'ng kalaki ang universe, pag zoom in mo yung katawan mo, ganun din kalalaki. Yung mga details na meron sa iyong katawan. What if I tell you, mga kapatid, na mismong sa katawan mo may pirma ang Diyos? Masasya ka kaya, mga kapatid? Kikilabutan ka kaya kapag nalaman mong kahit sa katawan mo may pirma ang ating Panginoon? Kasi yung katawan natin, single structure, pero may billion small structures inside. Amen? At kapag zoom in natin, microscope, 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 hanggang cells, microscope. Alam niyo ba, makakakita kayo pag microscope kayo ng isang protein na ang tawag ay laminin. Everybody say laminin. Parang lami, sarap. Laminin. Okay? Itong protein na to, ang sabi ng mga doctors and scientists, itong protein na ito ang nagsusupport sa attachment ng ating cells para hindi siya magkalat-kalat yung mga cells ng ating organs. So dahil dito sa tinatawag nilang laminin, nagiging buo yung ating organs, nagiging buo yung ating mga cells. So in essence, itong laminin na ito, it holds our cells together. It holds our cells together. So ang dahilan kung bakit hindi wasak-wasak ang katawan natin is because of this protein called laminin. Gusto niyo bang samahan ako kung tignan natin sa microscope kung ano yung itsura ng laminin? Kasi pag tinignan mo sa microscope itong laminin, parang pinirmahan ni Lord.
maniwala ka. Pakita natin yung microscope ng laminin. I don't know about you. Ayoko maging superstitious. Pero what I can see is the cross. Tignan natin na yung scientific picture. Ito scientific na, hindi na microscope. Scientific picture of the laminin. That is inside your body, my friend. Inside your body is the cross. A picture of your salvation. A picture of your redemption. He said, listen, that thing is holding your cells together. Colossians 1:17, please. Basa. Colossians 1:17. Jesus is before all things, and in Him, all things hold together. Man! Patingin nga ng fingerprint ng Creator mo dyan. Asa ng pirma ng Creator? You cannot see it in your naked eye, but it's there in your body. The fingerprint of your... Mas naintindihan ko na ngayon yung sinasabi ng Bible na... Sabi ng Bible, I am with you always. I am with you. Kaya pala, I am with you always. Nasa katawan ka pala, Lord eh. Kahit saan ako pumunta, you are there. You're holding my body together. The fingerprint of our Creator is there in the universe and there in your body. Give Him some praise, church. Woo. Hallelujah! Praise Jesus! Give Him some praise! Right where you are! Praise the Lord! Praise the Lord! Jesus! Everybody shout His name! Jesus! 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 Hallelujah! Hallelujah! Father, we thank You. We honor You. We just want to... We are trying to wrap our minds, oh God, with the idea that our Creator, the Creator of the universe, is with us and within us. Maraming salamat, Panginoon, that in our anatomy, in our astrology, You're there. In our universe, You are there. I just want to thank You, God. Patawarin niyo po kami sa maraming pagkakataon na masyado kaming self-centered sa paraan ng aming pag-iisip, na iniisip lang namin yung aming sariling ikasisiya, sariling kagustuhan, sariling convenience, na nakalimutan namin na may Diyos na nagmamalasakit sa amin. Nakalimutan namin na may Diyos na hindi lang basta kami nilikha, kundi isinama Niya ang Kanyang marka sa amin. Panginoon, marami pong salamat that You are our Alpha and that You are our Omega, the first and the last, the beginning and the end, the Aleph, the Tav. You are with us, You are within us, and we are grateful, grateful, grateful for everything that You have done in our lives. Church, let's say glory to Jesus. Let's say thank You, Jesus, in the chat. Thank You, Jesus! Salamat! Salamat, Panginoon, na hindi mo lang nilikha ang mundong ginagalawan namin, kundi every part of our body, You are there. You are there, Jesus, and we honor You, and we love You, in Jesus' name. Thank You. Thank You, Lord. Lord, sa mga kapatid ko pong narito, sa kauna-una ang pagkakataon na wala pa pong relationship sa Iyo, ang aking dalangin, Panginoong, katagpuin Niyo po sila right where they are right now. Sila man ay nanonood online or kasama namin dito in person, yakapin mo sila ngayon, Panginoon, at patuloy mong bulungan kung gaano mo sila kamahal, Panginoon, na kung paano mo silang pinagplanuhan, kung paano mo ipinakita ang Iyong kabutihan sa amin. Thank You na sa kabila ng aming karumihan, sa kabila ng aming mga pagkukulang, na natili kang tapat sa aming mga buhay. God of wonders, beyond our galaxy, You are holy. You are holy. Hallelujah. Jesus. Jesus. Let's just sing this song. God of wonders beyond our galaxy, You are holy, holy. The universe.
universe. The universe declares your majesty. You are holy. Oh, God of wonders. And God of wonders beyond our galaxy. You are holy. You are holy. Oh, the universe declares your majesty. The universe declares your majesty. Jesus, you are holy. Oh, God of wonders. Hello, Global Family. You made it this far. Once again, marami pong salamat for tuning in. And I pray na yung salita pong ating napakinggan ay makapagbigay po ng conviction at malalim na revelation sa inyong puso upang mai-apply po natin sa ating buhay so that transformation will happen in our life. If this ministry have been a blessing into your life, I want to encourage you to share this video to some people that you know na maaaring nangangailangan din katulad mo ng mensaheng ito. In fact, I want to take it a little bit further, mga kapatid, and invite you to partner with us. If this video, if this ministry have been a blessing to you, I know in the future, it will be a blessing to somebody else as well. That's why if you want to partner with us financially, para maipagpatuloy po natin ang ginagawa ng Panginoon through Gia Kamanava, aba, iniikayat ko po kayo to partner with us. Pumunta lang po kayo sa aming website, gia7b.com/give. At lahat po ng mga ways that you can support, ways that you could give para po sa ministering ito ay makikita po ninyo doon. You can give through GCash, debit card, credit card, bank remittances, at maging mga bank transfer. So, ano pang inaantay ninyo? Support the ministry, mga kapatid, para mas marami pa tayong maabot at mapuno po talaga natin ang langit. In fact, I want to take this opportunity as well. If you have been watching the video for quite some time, wala po kayong church na kinakabilangan and you want to deepen your relationship with the Lord, I want to encourage you to join our link-up groups. Ginagawa po namin yan in person or online. If this is impossible para po sa inyo na makapunta dito sa amin physically or in person, we have an online link-up group na ginagawa po namin sa iba't ibang dako ng mundo. If you want to be part of the link-up groups, ito po'y small groups na aming ginagawa kung saan ang bawat isa sa atin ay nagpapalakasan para ihatid tayo sa spiritual growth. Kung nais po ninyong makasama rito, all you have to do is go to our website, gscmnb.com/linkup. Ilagay nyo lang po kung saan location kayo naroroon. And I'm sure na meron po mga link-up groups na nababagay po at suwak po sa time zone ninyo kung nasaan man po kayo naroroon. Once again, marami pong salamat for reaching this far at naabot nyo po ang part ng video na ito. And I hope sa mga susunod pang video, mapagpala pa tayo ng lubos ng ating Panginoon. Keep spreading the word of God. Punuin natin ang langit and let us fight for our family.